Kayo ay nanonood ng ating weekly Bantay Bulkan. Apat na bulkan sa Pilipinas na may nakataas na alerto ang mahigpit pa ring binabantayan ng DOST PHIVOLX. Kasama na nga rito ang Taal sa Batangas na nananatiling nakataas ang Alert Level 2. Samantala, ang Mayon sa Albay, Canloon sa Negros Island at Pinatubo sa gitnang Luzon ay nananatiling nakataas ang Alert Level 1. Paalala po ng DOST PHIVOLX, ang pagtaas po ng alerto ng bulkan ay depende po kung anong bulkan ang pinag-uusapan. At hindi isang basehan lang ang kanilang binabantayan. Kasama sa mga binabantayan ay ang seismic activity o ang paggalaw ng mga lupa, emission o paglabas ng steam, gas at abo, temperatura at acidity, bilang ng sulfur dioxide at carbon dioxide, ground deformation o pamamaga ng lupa, o ang tinatawag na inflation at ang deflation o paglubog ng lupa. Atin namang alamin ang lagay ng mga bulkan batay sa paggalaw ng mga lupa. Kung noon nakaraang Lunes po ay walang naitalang volcanic earthquake sa Taal, nakapagtala naman ito ulit ng volcanic earthquake sa mga nakalipas na araw at nitong Lunes ay naitala ang 56 na volcanic earthquake. Dumalas naman ang mga paggalaw ng lupa sa Pinatubo, kung saan noong po nakaraang Lunes ay dalawa lamang ang naitalang volcanic earthquake. Ngayon naman ay nakapagtala ang DOST PHIVOLX ng 26 na paggalaw ng lupa. Isang volcanic earthquake naman ang naitala sa Canloon. Sa kabilang banda naman, ang Mayon po ay hindi nakitaan ng volcanic earthquake sa loob ng 24 oras. Kung steam emission naman ang pag-uusapan, ang Taal lang ang na-monitor na may pagsingaw. Nagkaroon po ng mahinang pagsingaw sa main crater ng Taal na umabot ng 10 metro. Atin namang alamin kung ilan sa mga binabantayang bulkan ang naglabas ng sulfur dioxide. Sa huling tala ng DOST PHIVOLX, nagbuga ng sulfur dioxide ang Taal ng 701 na tonelada kada araw. Mayroon ding pagbuga ng sulfur dioxide sa Mayon na umabot ng may 80 tonelada kada araw at 1,022 tonelada naman kada araw ang ibinuga ng Canloon. Dumako naman tayo sa lagay ng mga bulkan base po sa mga naitalang paglubog at pamamaga ng lupa. Ayon sa pagsusuri ng Taal, ito ay may marahan at tuloy-tuloy na pamamaga ng lupa simula pa noong January 2020. Kung saan huli itong pumutok. Ayon pa sa DOST PHIVOLX, nag-iindika ito ng tuloy-tuloy na magmatic activity sa di kalalimang parte ng bulkan. Mayroon pa rin mga naitalang pag-angat at paglubog ng lupa sa Mayon simula pa noong nakaraang taon. Ang Canloon naman ay may slight inflation o bahagyang pamamaga ng lupa simula pa noong June 2020 na nagsasabing may posibleng aktibidad ng magma sa malalim na bahagi ng bulkan. Kung ang mga posibleng lugar na apektado naman ang pag-uusapan, binabalaan pa rin ng DOST PHIVOLX ang mga nasa isla ng Taal na nananatiling nasa Alert Level 2, kasama rin ang Permanent Danger Zones at karatig pang mga lugar. Dahil may posibilidad pa rin itong maglabas ng steam, magsanhi ng mga volcanic earthquake, minor ashfall at magbuga ng volcanic gas na delikado para sa mga tao at hayop. At simula pa po noong nakaraang buwan, inirekomenda na rin na bawal muna mamalagi at mamangka sa Taal Lake. Binabantayan naman ang Canloon na nasa Alert Level 1 pa rin, kasama na ang 4-kilometer permanent danger zones nito. Dahil sa pagtaas ng tsansa na magkaroon nito ng phreatic explosion, kung saan abo at usok ang inilalabas nito. Delikado po ito. Samantala, kahit wala pa rin banta ng magmatic eruption ng Mayon, pinaiiral pa rin dito ang 6-kilometer permanent danger zone. Dahil posible pa rin itong magdulot ng mga pagbagsak ng mga bato, pagguho ng lupa, paglalabas ng mga abo at pagbuga ng mga mainit na steam. Binabalaan naman ang mga nakatira malapit sa mga ilog ng Mayon dahil sa posibleng pagbuo ng lahar kung magkakaroon ng pag-ulan dito. At karagdagang impormasyon, binabalaan naman ang ating mga piloto sa tulong ng Civil Aviation Authority sa Taal at Canloon na umiwas munang lumipad malapit sa mga nasabing bulkan.
Nananatili namang tahimik ang bulkang Bulusan sa Sorsogon simula pa noong Oktubre ng nakaraang taon. Pero nakataas naman po ang alert level 1 sa Pinatubo ngayon. Maliban nga sa mga pagsulpot-sulpot na lindol, hindi katulad ng ibang mga bulkan na nakataas ang alert level. Nakararanas pa rin po ang Pinatubo, o ang Pinatubo ay hindi pa rin nakararanas ng pagbuga ng sulfur dioxide, paglabas ng mga steam at pamamaga ng lupa. Kaya paalala po ng DOSTV folks, hindi pa rin ito nakakakitaan ng agarang pagputok sa kasalukuyan. At para laging alert, i-follow lang ang mga social media pages ng DOSTV Vox at ng DOSTV. Abangan din po linggo-linggo ang iba pang programa ng DOSTV. Sinisiyensya tuwing Lunes, alas 5 ng hapon. Bantay Bulkan tuwing Martes, alas 5 ng hapon. Expert Talk Online tuwing Miyerkules, alas 5 ng hapon. At DOST Report tuwing Biyernes, alas 4 ng hapon. Ako po si Jel Miranda. Laging tandaan, ligtas ka kung informed ka. Ito ang inyong weekly DOST Vox Update, Bantay Bulkan.